Hello guys and welcome back to the vlog. So for today's video, tuloy-tuloy na natin ang ating Singapore travel serie. At share ko sa inyo kung ano ba yung mga attractions dito sa Singapore na worth it at hindi worth it. Okay, before we start, just a disclaimer, yung mga sasabihin ko sa inyo dito, yung mga i-share ko sa inyo na opinions ko, eh, opinion ko lamang. So, hindi naman tayo pare-pareho ng taste when it comes to mga pasyalan. Suggestion ko lang ito at ito yung mga na-observe namin so far. I got the list of attractions here in Singapore. Yung mga nasa top list lang naman ni Klook. So, dun ako tumingin ng mga attractions na available dito sa Singapore. And at the end of this video, guys, I'm going to share with you kung saan nga ba kayo pwede mag-compare ng prices bukod kay Klook. Kasi I know si Klook yung number one takbuhan natin. Pero marami kasing bilihan ng mga tickets dito sa Singapore. And also, tips kung paano kayo makaka-discount ng mga attractions. So, let's start. First on my list is yung mga talagang pinupuntahan at hindi pwedeng ma-miss dito sa Singapore. Number one is Universal Studio. Universal Studio Singapore, hindi naman siya ganun kalakihan. I think I can compare it sa yung size sa Enchanted Kingdom, siguro ganun lang. Kasi, onti lang din naman yung mga rides ng Universal Studio dito sa Singapore. So, aking verdict sa Universal Studio Singapore, as of now, eh, 50-50. O, diba? Number one pa lang, wala na akong sagot. But, guys, for me, kasi, kung first time mo dito sa Singapore, I think, good na pumunta ka sa Universal Studio Singapore for experience, diba? Pero, kasi, kung nakapunta ka na sa Universal Studio before, at pupunta ka sa Universal Studio ngayon, sobrang daming sarado. And kahit nagbaba sila ng price nila, I think Universal Studio Singapore before is worth $80 Singapore dollars. Right now, nasa $68 lang sila. And for me, hindi pa rin worth it yung pagbaba ng prices nila kasi sobrang onti ng rides na open. And then yung mga masasayang rides, hindi siya available. Like, nagpunta kami dyan last May with my family na nagpunta sila dito sa Singapore. Likes Camera Action is closed. Tapos, yung Cylon and Human, hindi sila nag-o-open ng sabay. May schedule lang sila. That's last May, ah. And then, sarado yung Waterworld, sarado siya. And that's one of the best shows na meron sa Universal Studios Singapore. And sarado din siya. I'm so sad na hindi siya naparod ng family ko. Last September naman, nagpunta yung friends ko dito, pumunta naman kami. Lights, Camera, Action is already open. However, sarado naman yung dun sa Jurassic Park, yung water something nila, yung may tubig-tubig, sarado yun. And that's one of the best rides din na meron sa Universal Studios Singapore. It's under cleaning ata or maintenance, parang ganyan. So, nakakalungkot lang kasi hindi ka makapag-enjoy na sobra kasi yung mga nilook forward mo na rides, wala. But, yes, Transformers still there, The Mummy is still there, and yung Cylon tsaka yung Human ngayon, eh, pareho ng bukas. Also, I think 1/4 ng part ng Universal Studio ay closed because yung Madagascar area nila, na-renovate nila para magawa nilang Minions Park. So, yun yung opinion ko ngayon sa Universal Studio Singapore. If nakapunta ka na before, you can miss it now kasi hindi pa worth it na bumalik dahil sobrang daming sarado. But if you're it's your first time in Singapore, I think you can give it a try. Okay, number two is Night Safari. I've never been to Night Safari dahil sa mga comments nila na it's not worth it. So, napangunahan na kami ng ganun ng friends namin. And actually, the reason daw na bakit hindi talaga siya worth it kasi unang-una sa lahat, hindi mo na makita yung animals dahil masyado madilim or depende din kasi. And also, may mga napapanood akong vlogs na nagpumunta sila sa Night Safari and then sumasakay lang sila ng tram. Kasi ikot lang yung tram and then afternoon, wala na. Tapos na yung ride. For me, hindi siya worth it. But, guys, ang worth it for me is yung Singapore Zoo. Singapore Zoo is one of the best places na napuntahan ko. Sobrang ganda nitong zoo dito sa Singapore. You don't feel like nasa zoo ka kasi yung mga animals, they roam around. Especially yung mga monkeys. Kahit iba't ibang klaseng monkeys yan, magugulat ka na lang biglang may magsiswing sa harap mo na monkeys. And then, yung mga elephants nila, hindi siya talaga nasa cage. Kasi nasanay ako na before nung bata ako nag-field trip ako sa Pilipinas. Nasa cage yung mga animals. Tapos makikita mo lang sila talaga. Here in Singapore, it looks like they are in their natural habitat.
habitat na nabiview mo naman sila from afar and hindi naman sila harmful masyado or hindi ano yun, hindi kayo magkakaroon ng parang hindi nyo matitrigger isa't isa, hindi mo matitrigger animal kasi diba syempre yung mga animal medyo defensive din sila. I really love Singapore Zoo here in Singapore. I've been there siguro thrice na and so far so good. Dinala ko din yung family ko doon and then nag-enjoy sila. Also, may mga shows yung mga zoo dito. Nakaka-enjoy talaga, ang sayang panoorin. The best part for me sa zoo is yung tigers nila. Yun. Kaya lang minsan ang hirap nilang spotan kasi natutulog lang talaga sila. Yun lang yung mahirap. So, since parang medyo nasa mukhang natural habitat yung mga animals, ang hirap nilang spotan pag tulog sila kasi nandun sila sa malayong area. Pero, may mga animals naman na pag-feeding time, ayan, nasa labas sila. So, yun, number one yung Singapore Zoo. And then, number two naman, na worth it for me, is yung katambal ng Singapore Zoo, which is the River Wonders. So, magkatabi lang yan, yung Singapore Zoo and River Wonders. And I think River Wonders is a very, very small attraction. Ang maganda lang doon, nandun talaga yung mga panda. And sobrang fun na makakita ng panda. Lalo na ngayon, guys, huwag niyo i-miss yung panda sa River Safari kasi nandun si Lele, yung baby panda. Sobrang cute niya, grabe. Kunta yung family ko dito, ang tagal namin dun sa panda area kasi tuwan-tuwa kami kay Lele na ikot siya ng ikot, di niya alam kung paano siya matutulog. Tapos nandun lang siya sa ibabaw ng puno na hindi mo alam kung malalaglag na ba siya or what. Nakaka-enjoy. And then another thing na maganda sa River Safari is meron silang parang water ride na makikita mo yung animals around. So, yun lang. Pag pumunta kayo sa Singapore Zoo and sa River Safari, River Wonders, make sure guys na meron kayong mosquito patch, ganyan, kasi medyo malamok dito sa Singapore and maraming cases ng dengue. So, you have to have your patches para hindi naman kayo lumukan and medyo smelly lang talaga yung area but it's a lot of fun. Mag-enjoy mga anak nyo, mag-enjoy mga kids and mga kids at heart. Okay, another attraction, ito, favorite ko rin to, guys. You should try Jurong Bird Park. So, Jurong Bird Park is a whole day attraction. I really, really love Jurong Bird Park. Sobrang saya panoorin ng mga ibon na nagsasalita and sobrang kulit nila. And I think it's an experience na nilulook forward ko every time na pupunta kami sa Jurong Bird Park ay yung mga shows nila. Kasi parang in your everyday life, nakakita ka naman ng ibon, di ba? Typically. Pero hindi mo alam kung anong klaseng ibon yun. Or makikita mo lang sila from afar. But here in Jurong Bird Park, yung mga shows nila, ilalapit nila sa inyo yung bird. Sobrang saya lang kasi parang i-explain nila kung ano ba yung mga ginagawa ng mga birds na yun, kung paano sila nabubuhay, yung mga ganyan-ganyan. In Jurong Bird Park, guys, meron silang dalawang shows. So, yung number one show nila is Kings of the Sky. And number two is High Flyer Shows. Favorite ko yung Kings of the Sky kasi doon ka makakita ng mga vultures, ng owls. Basta sobrang dami, yung hindi mo nakikita sa city. So, sobrang amazing kung gano'n silang kalaki, kung gano'n silang kagaling lumipad. As in, sobrang lapit mo dun sa mga birds na yun. Kaya, sobrang galing talagang panoorin. It's just sad na nagpunta kami ng family ko sa Jurong Bird Park. Meron naman, nakanood kami ng Kings of the Sky. However, minadali nila yung show kasi paulan na. And syempre, ayaw naman nilang ilabas yung mga birds ng ganong kalakas yung ulan. So, medyo mabilis lang yung show. Pero nakita pa rin nila yung mga dapat nilang makita ng family. Sobrang enjoy ko talaga yung Kings of the Sky. Sobrang hinahype po siya sa family ko nung nagpunta sila dito sa Singapore. And I really like that. I really love that. Meron silang show sa umaga. I think that's 9 a.m. or 10 a.m. And then meron din silang show sa hapon, which is 4 p.m. So, kung hindi mo maabutan yung show sa umaga, pwede ka pa rin naman bumalik sa show sa hapon. Dapat lang hindi umulan kasi open yung area. So, yung High Flyer show naman, ito naman yung mga flamingos, yung mga makak na tawag ng mga birds. Yan, mga ganyan. Sobrang ganda din. You can see a clip of me na nag-volunteer. Nilapitan lang ako ni ate. Sabi niya, if I want to volunteer daw. Okay, sure. Siyempre, ang daming may gusto kayong mag-volunteer. Tapos ako yung pinili niya. Nanonood lang naman ako ng tahimik. So, dapat pumuesto kayo sa gitna mismo nung amphitheater para kayo yung mapili nila mag-volunteer. So, Singapore Zoo, River Safari, Jurong Bird Park are very worth it for me. And also, guys, yung mga animals na inaalagaan nila ni Singapore, ito, nabasa ko to from a reliable source na nagtatrabaho mismo sa Mandai Reserve Park. Sila yung nag-aalaga dun sa tatlong tatlong parks na yon. And sabi nila, kung paano daw nila nakakuha yung animals is, dalawa lang yung pinagpipilian nila is, first, hindi sila
una sa lahat, hindi sila bumibili ng animals. Una is, kinukuha nila yung mga animals from other zoos na hindi na sila kailangang alagaan. So, every animal here in Singapore, meron silang sponsor. Meron silang Singtel na sponsor. Meron ding Singapore Airlines. Ayan, yung Singapore Airlines, sila yung sponsor ng panda dito sa Singapore. So, sila yung nagpapakain sa mga panda. Sila yung nagbibigay ng budget sa mga pandas. Yon, every animals dito may sponsor. Hindi talaga sila napapabayaan. And number two, inaalagaan din nila yung mga animals, mga birds na hindi na pwedeng pakawalan sa wild kasi nadadamage na sila or nagkaroon na sila ng traumatic experience, yung mga ganyan. Also, Singapore is helping other animals and birds na makapagparami pa, lalo na yung mga endangered na. Number one dyan, guys, yung Philippine Eagle. Merong Philippine Eagle dito sa Singapore, male and female, and they're helping Philippines na makapagparami ng eagle dito sa Singapore, makapagpaparami pa ng eagle. I think na cover ko na yan sa isa sa mga vlog ko. So, I think worth it naman yung ibabayad nyo sa mga parks na yan. Kasi, bukod sa naalaga nyo na yung mga animals, napapasweldo nyo na yung mga zookeeper, nakapag-enjoy pa. Okay, another one is the aquarium. So, pupunta na tayo sa mga isda-isda. I've been to Singapore. Sea aquarium, nung tourist pa lang ako dito, nung dinadalaw-dalaw ko pa lang ang aking boyfriend. Nasama ko na ngayon. So, nagpunta kami dyan once and I like the area. Hindi naman siya super duper wow, pero ang ganda kasi nung mga pagkakaayos dun sa area. I've been to Ocean Park ba yun? Ocean Adventure. Basta dun sa may malapit sa Manila. Basta napunta na rin naman ako dun. Pero I think si aquarium here in Singapore kasi mas okay siya. Lalo na dun sa mga jellyfish na area. Sobrang ganda talaga nila. Umilaw yung mga jellyfish. I know, light lang yun. Pero ang ganda ng mga jelly. If you wanna try that, kung gusto nyo muna mag-si aquarium bago mag-Universal Studio, you can try that. Kasi mabilis lang. Malit lang yung area na yun. Mabilis lang siya. So, pwede nyo siyang subukan. Okay, next is Gardens by the Way. Gardens by the Way is really worth it. You got a lot of attractions in one area, in one park, and you can spend the whole day sa Gardens by the Way na nag-enjoy lang at naglalakad-lakad lang. Though, mainit dun sa area. So, you should try all the domes. So, meron Cloud Forest, Flower Dome, and Floral Fantasy. And then, at night, you can watch the Rhapsody. Tama ba? Yun dun sa Super 3 nila. Kami ng mga friends ko, recently, napunta kami dyan. So, after lunch na kami napunta, mga 1 PM to PM na. So, nag-start kami sa Cloud Forest. And then, you spend, I think, an hour or two sa Cloud Forest. And then after noon, nagmerenda kami. Tapos nagpunta naman kami sa Flower Dome. So natapos kami sa Flower Dome around 5 PM. And then after noon, pumunta na kami sa Floral Fantasy. Ito yung technique na gawin nyo. So nung nagpunta kami sa Floral Fantasy, sobrang small lang nung area na yon. Sobrang liit lang, pero ang ganda ng mga bulaklak. Ang ganda ng mga pagkakaayos. And konti lang yung tao doon. Kasi, lagi lang nilang binibenta na package is si Cloud Forest. Cloud Forest? Pinagsama ko yung Flower Forest. Si Cloud Forest and si Floral, si Flower Dome. Ayan, nagulo na ako. So, si Flower Dome tsaka si Cloud Forest, yan yung magkasamang bundle talaga pag bumibili ka ng ticket sa Gardens by the Bay. And si Floral Fantasy, hindi siya masyadong kilala pa ng tao kasi bago lang yan eh, before pandemic lang sila nag-start. Onti pa lang yung tao. And since maliit yung area, come and go yung tao. So, ang ginawa namin ng mga friends ko, nandun na kami by 5 PM. Nagkukwentuhan kami sa loob kasi maraming upuan dun. Nagkukwentuhan kami sa loob while waiting for the Super 3 na show. Kasi yung Super 3 show, 7:45 PM siya. So, ang tagal namin mag-iintay. And napaka-init po sa Gardens by the Bay. Sobrang init at napakadaming tao. So, we stay there until, I think, 7:20, mga ganyan. Tapos, pumunta na kami sa pinaka-show ng Super 3. So, yun yung technique na gawin nyo. Kasi sobrang relaxing dun sa area na yun. Hindi masyado magulo yung mga tao. Yun nga, dumadaan lang sila. Yun yung gawin yung technique. And it's so worth it. Okay, next is Marina Bay Sands Sky Park. So, you'll see around siguro yung mga 180 degrees ng Singapore sa Marina Bay Sands Sky Park. And kahit maraming tao sa Marina Bay Sands Sky Park, worth it siya for me. Punta kayo doon ng medyo gabi na or pahap or mga 6 PM tapos hanggang gabi para makita mo siya ng umaga padilim. For Marina Bay, makikita mo yung Marina Bay area, of course. Makikita mo yung Gardens by the Bay, makikita mo yung Singapore Stadium, makikita mo yung National Gallery of Singapore, makikita mo si Merlion. So, andayo
marami mo makikita. And every corner nung Marina Bay, Kai Park, eh, may nakasulat dun. So may parang hawakan dun. May nakasulat dun kung ano yung mga natatanong mo. It's so worth it, guys. If it's nice to end your day sa Marina Bay Sky Park. Kasi pwede kang tumambay dun na matagal. Walang limit yung pag-akit dun. Pwede kang magpuubo dun, makipagkwento sa mga friends mo. Kasi mahangin din naman sa taas. Kahit maraming tao, malaki yung area. So hindi ka lang masyado mapapagod. Though, ang hirap lang bumaba kasi ang haba ng pila sa elevator. But guys, yung price naman niya, I think, pwede na rin. Worth it na rin siya. Okay, so, alam naman natin na merong cable car dito sa Singapore. And I think, medyo pricey yung cable car. Magkano na nga ba? Hindi ko na alam. Hindi ko naman nakita agad. Hindi ko naman natandaan kung magkano, no? Pero kasi, for me, guys, kung magki-cable car ka from Vivo City, I think hindi siya worth it. Kasi medyo mabilis lang yung ride mo. My tip is, para maging worth it yung cable car ride mo, sumakay ka sa Mount Faber. So, pwede kang bumaba sa Harbourfront, tapos mag-taxi ka o may grab ka papunta sa Mount Faber. Siguro mga $5, $8, $7 lang yun. And then, dun ka sumakay ng cable car. Kasi, mas matagal yung magiging biyahe nyo. At for me, mas maganda yung makikita mo kasi nga mas mahaba at mas malayo yung makikita mo. That's my tip, guys. I think mas worth it. Hindi naman sa hindi worth it si Vivo City, pero I think mas worth it lang kung kay Mount Faber ka sasakay ng cable car. So, I've been staying here in Singapore for almost 3 years now. And I've been here for so many times na, as in from 2013, parang every year ako nagpupunta ng Singapore. And I've never been to Singapore Flyer kasi hindi naman daw siya worth it. Yun guys, kung gusto nyo mag-Singapore Flyer, I think mas okay na mag-Marina Bay Sky Park na lang kayo kasi pareho lang kayo na makikita. And mas matagal pa kayong pwede mag-stay sa Marina Bay Sky Park kesa sa Singapore Flyer. So, I think yun yung tip, lalo na kung medyo nagbabudget kayo or limited lang yung time nyo na kailangan nyo lang pumili ng papasyalaan. Mas piliin nyo si Marina Bay Sky Park kesa kay Singapore Flyer. I've never been to Singapore Flyer, pero yun din. Sabi din ng friends namin. Pag sinabi sa amin, di na worth it. Di na namin tinatry. So, sabi din ng friends namin, that's the pinaka-boring na ginawa nila dito sa Singapore. Yung sumakay na Singapore Flyer. Or hindi naman sinisira ako sa Singapore Flyer. Pero, yun nga, depende naman yan kung anong hiling nyo. Kung mahilig kayo mag-Ferris wheel, gusto nyo ma-try lahat ng Ferris wheel sa buong mundo, go! Mag-Singapore Flyer ka. Pero, kung gusto nyo lang naman makita yung scenery ni Singapore, yung skyline ni Singapore, mas okay na Marina Bay Sky Park na lang kayo. So, meron dalawang types ng pasyal dito sa Singapore, First is the Big Bus Singapore, and second is yung Singapore River Cruise. Malawa ko siyang hindi na-try kasi for me, hindi siya worth it. Kasi guys, maraming double-decker na bus dito sa Singapore. If yung gusto mo lang din naman matry o makita yung buong Singapore, might as well maghanap ka ng route ng bus na dadaan sa Marina Bay papuntang Santec. So I think mas okay yun kasi maraming bus na ganyan. I-share ko sa inyo. I-share ko. Hindi ko palang nasa search, pero i-share ko sa inyo. And dito siya. So, yan yung bus na sasakyan nyo para lang din makita nyo or malipat nyo yung Singapore by bus using a double-decker. Pwede nyo rin ma-search kung ano yung darating na bus. So, pwede kayong mag-download ng Busle. Busle, yan. Pwede kayong mag-download ng Busle and makikita nyo kung ano yung bus na dadating right on time doon sa bus stop na pinag-aantayan nyo. So, for me, yon. Mas okay na mag-bus na lang kayo na double-decker kaysa mag-Big Bus Singapore pa kayo. Kasi dadaanan din niya ng double-decker bus nyo. And wala rin kayo makikita. I think mas okay na mag-walking na lang kayo kaysa mag-bus pa nga kayo eh. So next is yung Singapore River. Bakit siya hindi worth it for me? Kasi parang siguro sa mga lola nyo mas okay siya. Kasi pin ko ma-enjoy nila yun. Lola nyo talaga. Pero kasi kung ikaw bata ka pa, mas okay na lakarin mo na lang kasi mas marami ka makikita and mas ma-enjoy mo pa yung lakad mo kaysa sumakay ka ng Singapore River Cruise. Ayun, yun lang. Yun yung comment ko, yun yung opinion ko. Bakit ba? Okay, down to last 4 attractions dito sa Singapore. Next is Art Science Museum. So, I've been to Art Science Museum multiple times now. Hindi ko na po mabilang kung ilang beses, pero lahat ng tao, dinadala ko dito. This is just a small museum, and sobrang mura lang niya. Currently, ginagawa sa Art Science Museum. Hindi ko alam kung kailan sila mag-open ulit nung kalahati niya. But, Crystal something-something is very worth it, guys. Ang ganda ng pictures natin sa Crystal something-something.
ni Art Science Museum. And mura lang din naman siya, hindi rin naman siya kamahalan. So I think puntahan niyo na rin siya kasi once naman nasa Marina area na kayo, syempre magpunta na kayo kay Merlion, magma-Marina Bay Sky Park na kayo. Magpunta na rin kayo sa sa Art Science Museum. Sa harap lang niyo ng shops at Marina Bay. This is one thing na ina-enjoy ko talaga. Kahit medyo pambata siya, sobrang interactive nitong museum na to. Sobrang daming kids na nakakatawa na naglalaro-laro sila around. So, yes, give it a try. Okay, next is Madame Tussaud. Ayaw ng asawa ko dito. Napunta na siya dito at ayaw na niyang balikan. So, hindi na ako inaaya na punta dito. But, I think, pag dito kasi sa Singapore pumunta, maraming displays ang hindi mo kilala. Kasi nga, more on like Taiwanese, Chinese, or Singaporean yung mga artista dun sa Madame Tussaud. So, andun ata si Catriona Gray. Yun lang yung makikita mo. Pero, yun, sabi ng asawa ko, boring daw. Kasi parang, yun, picture-picture ko lang. Tapos, wala. Parang, hindi naman daw kumukha yung iba. Parang, so, yun, para lang din hindi masayang yung time mo, you can miss that one. Wala naman problem. So, guys, ilalas ko talaga yung pinaka-favorite activity ko dito sa Singapore. And I so love this activity so much. These two activities, lagi ko talagang ginagawa. Lagi kong ginagawa together with my friends, ganyan. I've been doing this every time na may bisita kami or gusto lang namin mamasyal ng asawa ko. So, number one talaga na love ko is luge. Sobrang saya ng luge. As in, once is never enough. Yun yung tagline nila. And totoo, hindi talaga enough yung isang ride mo lang sa luge, guys. So, yung binibenta nila usually talaga is 2 rides. Pero meron ding 4, meron 6. Guys, kami naman yung 6. Nakakapag naman yun. Pag bumili ka ng luge ticket, kasama na din yung sky cable. Sky cable? Anong tawag doon? Basta yung skyline nila, yung sasakay ka sa parang open na cable car, parang ganyan. Sabi ko sky cable. Pero ayun, sobrang worth it niya, guys. Yung asawa ko, kahit takot siya sa heights, kahit takot siya sa mga ganun, sumasakay siya kasi gustong-gusto talaga niya mag-lodge. So, nagpunta yung family ko dito. Nagganon kami, pati yung daddy ko, mami ko lang yung hindi kasi ayaw daw niya. So, daddy ko kasama niya namin, tapos kami magkapatid, tapos yung asawa ko. Tapos sabi niya, pagbalik namin sa mami, sabi niya, ma, ang saya-saya ko. Sabi niya ganun ng daddy ko. So, sobrang saya talaga. Sobrang enjoy talaga yung lodge. And then, yung mga friends ko naman, this September, nag-lodge din kami together. Tapos, sobrang saya din niya. Sobrang saya din nila. Na-enjoy nila ng sobra-sobra. Kahit nga parang, ako personally, hindi ako marunong mag-drive. Pero ako yung nangunguna pag nag-lodge. Sobrang na-enjoy ko. Pag sobrang bilis ko sa lodge. You have to try that. Hindi mo pwedeng ma-miss yan. Guys, kung hindi ka nakapunta ng lodge, nagsento ko sa kandiyak na mag-lodge, bumalik ka talaga. Kasi that's so worth it. Next naman, number 2 na pinaka-favorite ko is Wings of Time. It's a show, a water show sa Sentosa, sa beach area ng Sentosa. So, mura lang to. I think $16 lang ata siya sa ticket. And then, nagsastart siya ng 8 p.m. And sobrang enjoy. Sobrang nakakataba ng heart. Sobrang nakaka-happy ng heart itong show na to. Amazing! Sobrang amazing ng light show na ginagawa nila. And it's so worth it. I've watched this one before. Hindi siya napanood ng family ko, unfortunately, kasi ngayon lang sila nag-open. Recent lang. Itong September lang sila ulit nag-open. Sabi ko sa asawa ko, napanood ko na to, pero ang saya pa rin. Nakaka-happy pa din ng heart. Tapos may fireworks pa, ganyan. So, ang saya. It's also nice to end your day sa panonood ng Wings of Time. Kasi parang kumbaga sa puzzle, nabubuo niya yung araw mo nung Wings of Time. Na-hype ko talaga siya, guys. Pero yun, sobrang nakaka-happy ng heart ng Wings of Time. So, kung hindi kayo na-happy sa Wings of Time, bola kayo, basta unhappy ako sa Wings of Time. So, yes, guys, that's all, guys. Alam ko na sobrang dami kong sinabi. And sana hindi masyado mahaba tong vlog na to kasi pinuputol-putol ko. So, hindi ko alam kung gano'n siya kahaba in total. Pero sana nakatulong ako sa inyo. If may hindi ako na-cover na attractions na gusto niyong itanong, like yung mga museums, just comment down below and then I can give my suggestions or comments or opinions dun sa mga yon. Kasi sobrang dami din naman talagang attractions dito sa Singapore. Never ending, hindi siya nauubos. Kasi every month parang may bago silang nadi-discover. So, yes guys, thank you so much for watching. Please like, please subscribe if you haven't yet. And don't forget to follow me on my Instagram account at Jasmine Andaya. I'll see you on my next vlog. Bye! Ingat sa pamamasyal dito!
Okay guys, so it's the next day, me, kasi nakalimutan ko i-share sa inyo kung saan nga ba kung makabili ng mga tickets dito sa Singapore. So bukod sa Klook na lagi naman natin ginagamit, for example for USS, you can buy sa Resorts World Singapore. Hindi man mas mura yung ticket, pero kasi si Resorts World may mga packages sila na meron kang makukuha ng discount mga para sa mga dine-ins nila. Like for example kami, if you are a MasterCard holder, so kung ipambibili mo yung MasterCard mo na credit card, you'll have a $5 off sa mga purchases mo sa loob ng Universal Studio. Or pag kumain ka sa Universal Studio, meron ka rin $5 off. So yung mga ganun discount, sulit na rin siya kasi for sure kakain at kakain ka sa loob kasi nga whole day mo siyang pupuntahan. Next naman is sa mga zoo, Singapore Zoo, Night Safari, River Wonders. Also para sa Jurong Bird Park, you can join the Mandai.com. You can check the Mandai.com. Isa din yon sa mga pwede nyong bilhan. May mga packages doon na pwede mo nang bilhin yung zoo, night safari, meron ding river wonders, and also Jurong Bird Park na all-in-one ticket. So, mas makakamura kapag bibili ka ng packages. And then naman, guys, sa mga attractions naman kay Marina Bay, pwede kang gumawa, I think up, kasi may nakapagsabi sa akin na tourist na gumawa sila ng lifestyle membership nila and sobrang dami nilang discount, guys. Believe it or not, pag meron kang lifestyle membership sa Marina Bay, pag pumunta ka sa Marina Bay Sky Park, pag pumunta ka rin sa Art Science Museum at meron kang lifestyle membership, sobrang laki ng discount mo. As in, mas malaki pa yung discount ng lifestyle membership sa mga locals or residential tickets dito sa Singapore. If you have time, you can register that. Online lang yan. Meron lang silang app. Tapos, i-scan lang nila yung card mo. And kung mamimili ka sa Marina Bay Sands, pwede mong gamitin yung card na yan kasi sobrang bilis mag-anquire ng points. Live siya. So, once na bumili ka na ng item sa Marina Bay shops at Marina Bay, mako-convert agad siya sa dollar and then pwede mo rin siya agad pang bili. Kung magsistay ka sa Singapore, like sabihin natin 4 days, tas namali ka, pwede mo ipangkain agad yung points na makukuha mo. So, make sure lang na meron kang Marina Bay Lifestyle Membership bago ka mamili ng mga tickets. So, yung Marina Bay Lifestyle Membership, yung discount nun, makukuha mo lang pag over-the-counter ka bibili ng tickets. Online, hindi mo siya magagamit. Kung gusto mo lang makatipid at may time ka naman mamili ng tickets at pumila, why not? Kasi malaki din naman yung madi-discount mo. Okay, last two. Mabilis lang talaga siya, guys. You can also check Shopee SG and Carousel SG para sa mga tickets ng Universal Studio. Iba't ibang tickets pa na meron dito sa Singapore. I think Wild Wild Wet meron din ka makikita doon. I haven't tried it, pero I have a friend na usually doon siya bumibili. Sa Carousel naman, kasi usually ang mga natitinda naman doon is yung mga tickets na hindi na magagamit. So, sinisell na lang nila. Huwag kayong mag-alala kasi usually naman sa Carousel dito, safe naman bumili ng items. Sa Shopee, I think, ganun lang din. Parang may certain date lang din. Tapos discounted lang yung tickets na ibibigay nila sa'yo. Hindi naman ganun kalaki yan. But, guys, ayun nga, like what I said, hindi ko pa siya natatry. I have a friend na natry na niya and okay naman. So, mag-ingat lang din kayo kasi hindi naman siya as reliable as Klook or as personal na website nila, Resorts World and ng Mandai.com. So, yun, kung nakita niyo naman yung review, okay, that's very important. Basahin niyo muna yung review bago kayo bumili sa Carousel at sa Shopee.sg. So, yun lang. Thank you guys again. Bye!